Good morning, Vistas and Sanford! Woo! God is good! Another time! Today is the Lord's Day, meaning it is another day to celebrate God's goodness for us. Amen? So if we believe, do we believe in the power of our God? Can I hear the shout of an amen? Can I hear amen? So I invite you all to stand up, and as we praise our God this day. In the desert, in the darkness, God will lead me through the night. In the summit, we are navigating our life, we get pressured to catch up, roster yung plans natin, and we have to make sure that we succeed in them. But you know, what's also beautiful there is, God, is that God also sees our plans and the deepest desires of our hearts. And He also desires us
to succeed in life as well. He wants us to be happy. He wants us to see and joy. So if we allow ourselves to align our plans to His and trust His direction, then there is great assurance that all things will come into place. There is great assurance that it will never fail. There is great assurance that you will succeed. You'll be victorious in this life. As I was reflecting yesterday, may nabasa ako. And it says there, let us let go of what we think we know and surrender to the one who perfectly knows. Amen. So like, what is it? What it is written in Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Submit to Him in all your ways, and He will make straight your paths. So if you believe the power of Jesus, the power of our God, who will sustain us in every life and beyond, I invite you all to do our sign of faith in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Raising your hands is comfortable for you. It's a sign of surrender and of victory. Trust even more.
We welcome our feast builder, Brother James Nicolas. Friends, maybe you came here today and you have worries in your life. Do you have worries in your life? May mga nag-aalala ba sa buhay nila dito? Friends, you came to the right place. You came at the right time. Because the God that we worship here in Feast SM South Mall can turn your worries into your victories. Amen. At yan yung panghawakan natin pag may pinagdadaanan tayo sa buhay. Can you high five as many people as you can and tell them, you came to the right place. With that in mind, let's declare God's presence in this place and say all together, say in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Together, today, I receive all of God's love for me. Today, open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Extend your hands to the Word. Thy Word is the lamp unto my feet and the light unto my path. If this is your first time, we have a new series that we started last week, and the title of the series is Sakit sa Bangs. And this morning we're going to talk about this topic, reframe. Can you say that? And I would like to talk on this message, the one big message of our talk today. Shift from overthinking to overcoming. Alam nyo, in the past 35 years living in the planet Earth, serving pala the Lord, sorry. Alam mo, isa itong magandang natutunan ko, that one way of shifting from overthinking to overcoming is to worship. Bakit? Because you cannot worry and worship at the same time. Medyo mahirap yung pagsamahin yung worry and worship. Kaya minsan nakakalungkot, may mga tao, yung pagpupunta ng simbahan, di ba meron dyan yung may anghel na nakaganon? Anong ginagawa natin doon? Sinasawsaw natin yung ating daliri. Tama? Bakit? Kasi iniiwan natin yung problema natin doon. Kasi papasok ka sa simbahan para magpuri sa Panginoon. Sana okay na yun. Ang problema ng iba, paglabas, binabawi. Pinapalik yung worries. Friends, worry and worship cannot coexist. May napansin ba kayo pagkatapos ng feast natin, after nung talk, after nung worship, anong feeling mo? May kapayapaan. Tama? Bakit? Because you will be reminded of this one truth, which we can see in Matthew 6:25 to 27, which our main verse for today. And it says here, that is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store
food in barns, for your heavenly Father feeds them. Sabihin nyo nga, Heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? Yung bang pag-aalala mo sa buhay, nakadagdag ng haba ng buhay mo? Or nakakaikli? Ano sa tingin ninyo? Nakahaba, nakaikli? Nakakaikli. Friends, here's the truth that this scripture would like to tell us. That you should not worry because God cares for you. Sige, si kuya mo, katabi mo, sabihin mo sa kanya, God cares for you. And so let us pray. Can you place your hand over your heart and allow me to pray? Father, I know, I believe you care for me. That's why whatever it is that I'm going through right now, especially those things that I don't understand, I will trust it in your big hands. Because you know better. And not only that, because you care for me. And today I pray that you speak to me, speak to my heart, and help me understand. And help me believe that you care for me. And this I pray, this I claim, in Jesus' name, amen. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Give the Lord a big hand. Praise Him. You can sit down now. And as you sit down, tell the person beside you, do not worry. Let's give also a big hand to our worship team for a great worship leading today. Every Sunday, they do a great job. Tama ba? I would like to welcome our first timer. If this is your first time joining us, can you please raise your hand so that we can see you wherever you are? Meron ba? Ayun, welcome. Pakibati nyo naman kung malapit kayo sa kanila. This is your home now. At the end of our gathering, we'd like to invite you to please go to this front seat. We have something for you and we want to connect with you. Tapos palakpakan din natin yung mga nag-invite sa kanila. Thank you very much for bringing them here today. And I would like to welcome also those who are watching online. Again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching from. Again, kung malapit ka dito sa Las Piñas, sa South Mall, you can visit us every Sunday. We have two sessions. We have 9 o'clock and 11 o'clock in the morning session. And we would like you be with us in our next gathering. Ready? Ready for God's Word? Merong isang mag-asawa, nag-uusap sila. Sabi nung lalaki dun sa asawa niya, babae, sabi niya, Han, sabi niya, nag-aalala ako kasi yung anak natin, pag-graduate na, kinakabahan ako kasi baka pagka-graduate, maligawan na. Tapos alam mo yun, baka mamaya yung manligaw, magwapuan yung anak mo, sagutin. Tapos baka pag sinagot, loko yung nanliligaw, loko yung magiging boyfriend ako, baka mabuntis. Sabi niya, Han, Pag nangyari yan, makakapatay ako. Makakapatay talaga ako. At ito yung kinatatakot ko, baka makulong ako. At pag ako nakulong, sino mag-aalaga sa iyo? Sino mag-aalaga sa magiging apo natin? Kaya nagwo-worry talaga ako dyan sa graduation ng anak natin. Sabing gano'n nung asawa, hindi ko maintindihan bakit ka nagwo-worry. Sabi niya, bakit hindi ako magwo-worry? Paano kung mag-aasawa anak mo pagka-graduate? Sabi niya, Berting naman, napaka-worrier mo. Ba't nag-aalala ka sa graduation ng anak mo? Eh, preschool pa lang yun. Preschool pa lang, nag-aalala na. May ganyan ba mga tatay? Yung paglabas ng anak mo, wow, di kita paliligawan. Ay, iniisip mo na agad yung future. Ako maglalakad sa'yo. Ako sasayaw sa'yo dun sa 18th birthday mo. Ay, hindi kita paliligawan. Yung ganun, may mga ganyan tatay.
Now, sino sa inyo ang nagkaroon ng ganyang klase ng pag-iisip? Sige nga. Yung nag-aalala ka, you start with a thought and then it spiral down to another thought. Then another thought. And then again, you spiral down to another thought. At pagkatapos, nahutot ka na sa takot. Dahil sa pag-iisip mo. Yung halimbawa, nag-aalala ka tungkol sa health mo. Yung sumakit lang yung ulo mo. Mamaya, iniisip mo, naku, baka mamaya may tumor ako katulad ni Brother James. Baka mamaya ma-operahan ako. Yung ganon. O meron kang mole in your arm. Sabi mo, naku, cancer to. Kasi yung nanay ko may cancer. Yung tatay ko may cancer. So, jaksahin ko, cancer. Grabe maglaro yung isip natin. Nag-aalala ka tungkol sa pera. Sabi mo, sana huwag akong malamangan pag nagpamana si mami at si daddy. Kasi bunso ako, baka malamangan ako ng mga kapatid ko. Alalang-alala ka, pero hindi mo alam ang papamana lang ng mga magulang mo ay yung utang nila. Di ba? Nag-aalala ka. Nag-aalala ka tungkol sa future ng yung mag-asawa. Kasi madalas umuwi yung asawa mo ng lasing. Tapos pag tinanong mo, ba't lasing ka? Naku, pasensya ka na, Han. Nagkasiyaan lang kami ng mga ka-office mate ko. Ano sabi mo? Hoy, Berting, tumigil-tigil ka. Anong office mate? Eh, wala kang trabaho. Tambay. Nag-aalala ka sa future ng anak mo. What will be their future? Kasi pag tinignan mo yung grades niya, parang niriband. Bagsak na bagsak. Friends, have you noticed something? Doon sa mga binanggit ko, health, pera, future of our children, future of our relationship. May napansin kayo doon sa mga binanggit ko? You know, overthinking and worry is highly related to this word. Devotion. Sabi nyo nga, devotion. What you are worried about reveals what you are devoted to. In short, kaya ka nangangamba dito sa mga bagay nito dahil ito yung mahalaga sa'yo. That's why overthinking and worries are almost inevitable. All of us will worry one way or another. Sige nga, sino sa inyo may worries? Tapos nga kami ng mga, may mga worries ngayon. Ayan. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, wala kayong worries? Wala. Hindi kayo worried kasi wala kayong worries? Today, I'll be talking about the second talk of this Sakit sa Bang series, and the title is Reframe. Last week, we talked about Reinforce. Naalala niyo, Reinforce. And this is the one big message last week. Win the war in your mind. At sinabi ko last week that if you want to change your mind, we need to change the pathways our brains are bringing us. Now, kung hindi ka naka-attend yan, or hindi mo pa narinig yung talk na yan, I want you to visit our YouTube page and Facebook page and watch our talk last week. And today, we're going to talk about these three ways to shift from overthinking to overcoming. And we're going to use Matthew 6, 25 to 34, and I'll do some sort of ACGCs. We'll try to flesh out some lessons in the book of Matthew. Ready? Here's the first way of shifting from overthinking to overcoming. Refocus. Sabihin nyo nga, refocus. Let's look what verse 25 says. That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food or and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Gusto ko pansinin niyo ito. Jesus mentioned life 2 times in this particular verse. Yung isa, everyday life, and the other one is life. Napansinin niyo? Dalawa yung life na binanggit niya dyan. Everyday life and life. You know, I believe that Jesus said everyday life. Ang gusto niyang sabihin dito is the stuff that we have in our lives. Everyday life is equal stop. These are the things that we are devoted to. Halimbawa, education ng anak mo, yung future ng children mo, yung provision for the family, yung credit card bills mo, or yung investments mo. Yan yung everyday life.
However, when we overthink, alam niyo kung ano nangyayari? We hyper-focus on this aspect of life, yung ating stuff sa buhay, and equate this to our life itself. Kaya pag tinignan mo, in the next part of this verse, Jesus speaks about life itself. Ano sabi niya? Isn't life more than food? Isn't life more than the body that you have or the clothing that you wear? Parang sinasabi ni Jesus that you should zoom out and stop focusing on just this aspect of life and see the whole life in fullness. Alala ko last 2 weeks ago, nagkaroon kami ng problema sa bahay. Hindi ko alam kung bakit itong first quarter or itong first part of the year, mukhang sukoy kami ng ospital. You know, April 15, sana yung anak kong lalaki, si Rico, nitong Monday, dapat pupunta yan sa Australia. Kasi anniversary nila nung girlfriend niya na nasa Australia. So gusto niya mag-celebrate doon. Kailan nung April 8, after our feast, pag-uwi namin sa bahay, natulog lang sandali, tapos paghising niya, ang sakit na nung tiyan niya. And April 10, after 2 days, hindi na siya nakatiis. Nagpadala na sa emergency. So, dinala namin sa emergency room, sinaksakan ng pain reliever, and then, sa pag-uwi namin, kala namin okay na, but tuloy pa rin yung pain. And then, April 12, sabi ko, mag-online, ano na tayo, consult. So, tingin ako, sino ang doktor na pwede. And we consulted a gastro, kasi parang gas yung nararamdaman niya. Tapos, sabi nung gastro, sige po, pa-ultrasound kayo para makita natin talaga kung anong nangyayari dun sa tiyan. And nung nag-consult ba kami sa kanya, having this ultrasound, sabi niya, sir, mukhang kailangan ho ninyong magpa-check up na dun sa surgeon. Sabi, wow, surgeon na agad! So, kasi po mayroon kami nakita dito sa gallbladder para matignan lang. So, the following day, we consult a surgeon at yun na nga, yung kanyang gallbladder kailangan ng tanggalin. Now, para lang alam niyo, kami ho ni Jinky, wala ng gallbladder. Natanggalan na kami. So alam niyo kung anong kinakain ng pamilya namin. Ano yan eh? Kumbaga, hindi na mamanay ako, hindi ko ano yung kinakain ng pamilya. Kaya ito sa ko, lungkot na lungkot. Malungkot. Tapos, ang dalas niyang tahimik. Last Tuesday, we went to a surgeon na ni-refer sa amin ano bang tawag natin? Yung aming balae. Taga PGH. At isa sa magaling din na doktor nila doon. Boss doon sa PGH. At sabi niya, kailangan mo talagang ma-admit. So he issued an admitting order. Punta kami doon sa PGH. Tapos nagpa-book na kami. And this Friday, mag-a-undergo si Rico ng laparoscopy. At habang nando kami, nakita ko kasi yung lungkot niya, kinamusta ko siya. Tapos alam mo, sabi niya, Papa, sabi niya, hindi ko maintindihan, bakit ngayon pa nangyari ito? Kalilipat ko lang dun sa trabaho ko. Eh wala, hindi pa ako eligible for a health card. Not unlike dun sa dati niyang trabaho, may MaxiCare. So pag saan ka man magpunta, okay lang. Kahit magpa-opera ka, walang problema. Sabi niya, bakit kaya ganun? Parang hindi ako prinipare ni Lord dito sa nangyayaring ito sa buhay ko. Tapos sabi niya, isa pa, sabi niya, malaking kakainin ng operation sa savings ko. Kasi yung operation, 90,000 yung cost. Alam mo, sabi ko lang sa kanya, anak, sabi ko, I want you to step back and think about this. Alam mo, dinala ka ni Lord dito sa bago mong trabaho with additional 15,000 increase in your previous salary. Kaya sabi ko, pag tiningnan mo yan, in 6 months' time, balik na yung nawala sa savings mo. Tama ba? Tama? Sige nga, kumpitin nga ninyo, 6 months? Nag-tune out na yung iba. Sabi ko, sandali lang, 6 months, mababawi mo na. Kung ano man yung nawala sa'yo.
And one more thing, pag meron sa yung company na nagkagusto at gusto kang i-hire, sabi ko, yung negotiating power mo is from the higher salary bracket compared to the previous one. Kaya sabi ko sa kanya, come to think of it, God already prepared you for the situation you are going through. At natuwa naman ako kasi two nights ago, narinig ko sila nag-uusap nung girlfriend. Kasi tahimik siya nung nag-uusap kami. So parang hindi ko alam kung nag-gets niya. Pero nung nag-uusap sila two nights ago, narinig ko siya na-share niya rin sa girlfriend niya. Yung realization na yun. So ibig sabihin, nag-gets niya. Friends, look at me. When we worry, we hyper-focus on an aspect of life and think that that is life itself. Ano ibig ko sabihin? Sige, subukan natin para naman may activity tayo. Pwede bang ilagay mo yung kamay mo sa mukha mo? Ganyan. Sige na. Dapat lahat ay makita ko yan. Ilagay nyo malapit. Ayan. Imagine mo, ito yung problema mo. Ano mapapansin mo? Medyo mapanghi. Siguro hindi ka naghugas kanina, no? Nung nag-CR ka. Hindi, pero mapapansin mo, 70 or 80% of the frame, you can only see your hand. Tama ba? 70-80%. Hindi rin clear, kahit yung kamay mo, hindi clear. Tama? Hindi clear. Friends, same true with life. When we zoom out to our problems or our worries, when we zoom in to our problems and worries, only 80% of the frame is what you will see. At hindi clear sa vision mo. But if you step back a little, if you zoom out a little, then you will see that there's so much to life than this problem. And you will now have a clear vision of your problem and how to tackle it and move forward. Friends, this is my question to you. Isn't life itself more important? Isn't life more important than your savings? Isn't life more important than the stuff we are devoted to? Isn't life more important? Now, I would like to share with you some practical ways so that you can refocus and zoom out. Kasi, pag may pinagdadaanan ka sa buhay at meron kang worries, it's hard to control our mind and it's hard to focus if it is in the heightened state of activation or when it's very alert. Pag alert yung utak mo at ang dami kang worries, hindi ka nakapag-isip ng tama. That's why we need to do some practical steps so that we can control our mind. And here's the first one. Breathing physiological sigh. Sabi nyo nga, physiological sigh. Di ba sinasabi lagi yan, pagka ikay nag-aalala, pag nag-hyperventilate ka, anong sinasabi sa inyo? Inhale, exhale. Tama? Inhale, exhale. Bakit? Kasi ang goal is to lower down the heart rate. Kasi pag mabilis yung takbo ng puso mo, yung brain mo sumusunod doon. That's why we need to lower down the heart rate. Di ba? Minsan isipin niyo, but ang tagal na natin, mula nung pinanak tayo hanggang sa ngayong oras na to, yung utak natin walang tigil sa pag-ikot. Tama ba? Walang tigil yan. Pero bakit pag-exam tumitigil? Di ba? Yun ang minsan nakakatak sa utak natin eh. So, how can we do that? Again, inhale, exhale. Sige nga, sabi nyo, inhale, exhale. Pero hindi basta-basta inhale, exhale. I would like to teach you something I've learned from one of the master, si Jinky. Nakita ko, one neuroscientist, sabi niya, pag mas effective if you will do an inhale and a longer exhale. Yung pag-inhale mo, whether galing sa ilong or galing sa bibig, tapos you exhale it longer. Mas mahaba. Tapos nasabi din dun sa tinuro nitong neuroscientist na to,
yung physiological sigh. At itong physiological sigh, first time ko lang dinarinig ito eh. Ginagawa pa lang natin ito pag tayo natutulog. Pag yung katawan natin ay puno ng carbon dioxide, nagbi-build up yung carbon dioxide sa katawan natin. You know, our body, automatic na ginagawa ito, hindi lang natin alam. And what is that? Yung physiological sigh. And what is physiological sigh? Ito yung you breathe in twice, and then you exhale it longer. Sige nga, subukan nyo. Ulit, 1, 2, 3. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Yan. Yan ang physiological sigh. Now, if you want to know more about this in depth, you can follow this YouTube channel. Yan. Isang nag-suggest niyan is a neuroscientist. So that's the first practical step that we can do. And the second practical way is this. You meditate or you pray. Sino sa'yo nagdadasal? How long ang pagdadasal ninyo? Sige nga, be honest. 15 minutes? Dito? 1 minute? Ah, 5 minutes. Iba, baka 1 minute lang. Pag gano'n mo lang, tapos ka na eh, no? You know, you heard me saying this in our feast, that prayer can change you. At ang sabi ko, it is not God that would like to change when we pray. Kasi alam na ni Lord, gusto ko niyang i-bless eh. But when we pray, tayo na babago. Why? Because we were aligning to what God wants for us. Kaya pag nagdadasal tayo, it is our mindset that is being changed. Pag nagdadasal tayo, kasi sometimes in our prayer, makaklarify doon, ano ba, yan ba talagang pinagdadasal mo? Gusto mo ba talaga yan? O naiingit ka lang sa iba? Yan ba talagang gusto mong bahay? Talaga bang yan ba gusto mo? O baka naiingit ka lang doon sa kapitbahay mo? That's why when we pray, it is our mindset that is being changed. Pero alam nyo, may isang dagdag na proof scientifically that prayer can change our mind. There's this rich research that I saw done by Dr. Caroline Leaf. She's a neuroscientist with a master's in PhD. Master to ng PhD in communication and pathology. Alam niyo ko ano yun? Huwag niyo na alamin. Medyo mahirap yan. Eh. Pero grabe master ito. At meron siyang librong nilabas. And in her book, ito yung sabi dun sa libro niya. It has been found that 12 minutes of daily focused prayer over an 8-week period can change the brain to such an extent that it can be measured on brain scan. Grabe, no? 12 minutes, 8-week period, it can change our mind. And it can be measured by brain scan. That's why, alam mo yan, may sakit tinatamad ka, keep on praying. Bakit? Kasi prayer can really change you mentally and biologically. Yes? Sige, hawakan mo ang kamay ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, magdasal ka. And here's the third practical step or practical way in managing your focus. Talk to a friend or a loved one. Minsan, alam nyo, kailangan mo lang ng kausap para hindi mo ma-feel na nag-iisa ka. Kailangan mo lang na may nakikinig. And you know, habang sinishare mo, yung pinagdadaanan mo, naririnig mo yung sarili mo. At nare-realize mo na, maliit lang pala yung problema ko. Bakit ba ako nag-o-overreact? Kaya doon sa, lalo na yung may mga nagtatrabaho work from home, tapos mag-isa ka lang. Kasi hindi ka tulad doon sa normal setting na may opisina, may kausap ka, lalo na sa mga babae. Di ba, yung mga babae, pag may problema, sinong gusto nyo kausap? Yung kapwa nyo, babae. Tama? Yun yung gusto mong kausap. Tapos, work from home ka. Wala kang ka-office mate. Pag may problema ka, wala kang makausap. Kaya lumalaki yung worries mo. So, look for a loved one or a friend who are great in listening. Huwag basta-basta kung sino-sino lang. Yan talagang kaibigan mo na alam mong mahal ka. Tama? Sige nga, sabi mo naman doon sa
tabi mo sa kaliwa, sabi mo, imarites mo. Sige, mas malakas pa, imarites mo ang sarili mo. And here's the last practical way in managing your focus. Seek professional help. Alam niyo, dito sa feast, sa community natin, we don't want to over-spiritualize. Ayaw natin na, alam mo yun, dina-downplay natin yung science over spiritual things. Kaya makikita niyo yung mga preaching natin dito, sinasamahan din namin ng science. Bakit? Because we know that science came from God. Kaya importante yan. Kaya kung kailangan mo talaga ng psychological help, please seek one. Because there is no shame in seeking one. Sige, sabi mo nga ulit sa katabi mo, huwag kang mahihiya. Again, these are the practical ways to refocus. Physiological sigh, meditate or pray, talk to a friend or loved one, and seek professional help. So that's the first way of shifting from overthinking to overcoming. Now let's go to the second way of shifting to overthinking to over from overthinking to overcoming. Let's go back to our scripture. And it says here, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns. For Heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Di ba mas importante ka kaysa sa kanila? Can all your worries add a single moment to your life? And why worry? Ba't ka nag-aalala tungkol sa damit mo? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautiful as they are. Ba't napasok sa Solomon? Because si Solomon, isa sa pinakamayaman in the Old Testament. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown in the fire tomorrow, He will certainly care for you. At ito yung dahilan bakit tayo nag-aalala. Kasi maliit yung mga paa natin. Why do you have so little feet? Faith pala. Mali yun. Mali yun dito. So don't worry about this thing. Saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your Heavenly Father already knows all your needs. Friends, here's the second way of shifting from overthinking to overcoming. Ram your thoughts with the truth. Can you say that? Alam niyo, ini-imagine ko, itong mga disciple, they're bringing their matters to Jesus. The things that concerns them. Tapos anong sabi ni Jesus? Why, tignan mo yung mga ibon. Di ba parang, pag tinignan mo siya, parang dined mo yung reklamo ng mga disciples. Tama ba? Tignan mo yung mga ibon. But you know, I believe Jesus is posing a very strong argument when He said, look at the birds in the sky. Tignan mo yung mga ibon sa langit. Naalala ko tuloy, there's this one particular movie that I've watched, I think, 3 or 4 years ago. Tapos gustong-gusto ko itong palabas na ito. Ang pangalan is The Big Year. Hindi ko lang pinapanood niyo yan. Ang bida dyan, si Steve Martin, si Owen Wilson, and si Jack Black. Ang goal nila, nitong mga lalaking ito, they are competing to be the best birder. Yung, okay, sino sa kanila yung magaling to identify the most number of species of birds in North America. At habang pinapanood ko to, alam niyo, 2 birds that caught my attention. Hindi si Angry Bird, kundi si Hummingbird. Hummingbird. You know, yung hummingbird, maliit lang siya, pero pag lumipad dyan, mabilis. About 100, parang 180 flaps per minute yung pag nag-ano siya ng wings niya. And this bird finds the sweetest things even in the shrubbiest place. Nakakahanap siya ng matamis na pagkain o ng, ano ba tawag doon? Pocutan? Nectar? No? Kahit na may shrub. Kahit sa shrub, nakakakita siya. And the other bird is the vulture. Ano yung vulture? The vulture finds dead things.
dalawang ibon, pero magkaiba yung nakikita. And what's the lesson? You can find what you are focusing on. You can find what you are focusing on. Friends, do you want to find encouragement in your situation? Then you can find encouragement in them. Do you want to find dead things in your situation? Then it's easy for you to find bad things in them. Pero ito yung pareha sa kanila. Tingin kayo sa akin kasi importante ito. Ito mga ibon na to, wala silang home loan, walang IG follower, walang assets sa stock market. And yet, ano sabi ng Bible? God takes care of them. Your heavenly Father feeds them. Friends, I want you to really ponder on this very important question that I would like to throw to you today. Are you not more valuable than birds? Di ba mas mahalaga ka sa ibon? And if you look at the creation, pag tinignan mo yung Genesis, you will see that everything except us, when God created everything, ano sabi doon? God says, it is good. But when He created you, the Bible says, God says, very good. Ano ibig sabihin yan? It communicates an important truth. That God likes you. God likes you. Hindi ka lang niya mahal, kundi gusto ka pa niya. Magkaiba yun, ha? Pwedeng mahal mo isang tao, pero hindi mo siya gustong kasama. Pero ito ang Diyos na pinupuri mo every Sunday. Hindi lang mahal ka, gustong-gusto ka pa niya. Yes? Can we give God a big hand for that? Does God love birds more than you? Alam niya nung nasa ospital kami ni Jinky during my operation, hindi namin maiwasan mag-worry. Bakit? Kasi I have MaxiCare, pero di namin alam kung kasya yun sa hospital bill. Kasi narinig ko, madami, medyo mahal pag nagpa-opera ka ng utak. Tapos mas mahal pa pag nakita nilang walang laman. So hindi ko alam, baka mahal yung bayaran natin. Baka hindi kasya yung MaxiCare ko. Tapos ito yung worry namin. Kasi yung doktor, yung neurosurgeon, hindi covered dun sa card ko. Kaya kailangan talaga mag-cash out kami. Tapos ito pa yung isang bumabagabag sa dibdib ko. Paano pag naging malignan yung makuhang tumor? You know, radiation, chemotherapy, medyo magastos yan. Mahal yan. Tapos hindi lang yan, yung medicines after the operation. Kaya nung na-move yung operation ko, kasi yung doktor namin magaling eh. Na-move ng isang araw kasi pinatawag sa... Nandun ka? Hindi, narinig na nila eh. Sa Congress for because budget deliberation. So na-move kami. Sabi nung kanyang assistant, sabi niya, Sir, mamumubo kayo bukas. Eh, pag move ho niyan, wala ho tayong nurses. But we can do something about that. Sabi niya, te-text lang ho natin yung mga naka-leave ngayon and then bukas may nurses na kayo. Kaya lang, kayo ho magbabayad. Kaka-stress, di ba? Kaka-stress. Pero ito yung maganda. Before the operation day, si Jinky naka-receive ng mga text messages from friends and visitors asking her for her bank accounts and GCash details. And people sent money for my operation. Kaya nagulat kami nung lumabas kami kasi
parang daming miracles. Di na kailangan mag-radiation, chemotherapy. Kasi yung tumor na nakita was benign. Tapos walang ibang gamot na binigay yung doktor. Paracetamol lang. And when we look at our bank account, nung pagkatapos ng operasyon, alam mo kung magkano lang nagastos namin doon sa savings namin? 10,000 pesos. Friends, look at me. Maaring di mo alam kung saan mo kukunin ang pangailangan mo. Maaring di mo alam kung ano ang mangyayari sa buhay mo bukas. But the Lord knows, the Lord sees what you need. And whatever it is you need tomorrow, our God is already there. Our God has gone ahead of you and He has placed some packets of provision waiting for you in your future. Para saan? Para i-sustain ang buhay. So I invite you to do what you can. You work hard. You give it your all. You give your best. But at the end of the day, when you're about to sleep, when you're about to close your eyes, remember and ram this truth in your head that God loves you more than the birds. Mas mahal ka ng Diyos kaysa sa ipon. Kaya dapat di ka nag-aalala. Sige nga, can you place your hand over your heart? Dalawang kamay. And I want you to close your eyes and say these words with me. God loves me more than the birds. Mahal ako ng Diyos higit sa ipon. Yes? Sige, sabi mo sa katabi mo, God loves you more than the birds. So that's the second way of shifting. And the third way of shifting from overthinking to overcoming is this. Let's look at the last verse for today. But seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything. Friends, here's the third way. Redirect your devotion. Can you say that? Ano ibig sabihin nun? But seek first the kingdom. Alam niyo, parang gustong sabihin nung binasa natin that it seems that we might be been seeking something first that is not supposed to be the first. That's why Jesus is asking us, what have you been seeking first? It could be your children's education, your future, your early retirement pay, that promotion, or that one true love. And friends, naniniwala ako that these things are important. All these things we are devoted to, we should take care of them. But have you been seeking these things first before we seek our God? Before we seek what He wants for us. That's why if you look at the scripture, the Bible says, Jesus is telling us, seek His kingdom first. At alam mo, napaisip ako, sabi ko, ano ba ibig sabihin ng kingdom? What does kingdom really mean? And as I was browsing this Matthew 6, may napansin ako that there is an important teaching na ginawa si Jesus sa mga disciples in the earlier verses. And what is that? The Lord's Prayer. Sino nakakalam ng the Lord's Prayer? Ayan. Pag hindi ka nagtas ng kamay, hindi ka katoliko. Ayan. Diba? The Lord's Prayer. Ano sabi doon? Your kingdom come. Your will be on earth as it is in heaven. Parang gusto sabihin ni Jesus, you pray this, your kingdom come, your will be done on earth.
Meaning, your kingdom come, your will be done in the dearth of our lives. Your kingdom come, your will be done in the stuff in our lives, in the things that we are devoted to. Teach us how to see through your lens these things that we are devoted to. And if we can do that, if we can redirect our devotion to Him, or if we will do that, our devotion will be directed towards Him. Kailan ba sa inyo sabihin, but Brother James, paano? How can we redirect our devotion from this stuff to Him? You know, one best way is to magnify. Sabihin nyo nga, magnify. Ito, kanina ko lang umaga naisip, sabi ko to sa isang mga leaders natin, sabi ko baka meron sa inyo, padala naman ako ng magnifying glass. Familiar ba kayo sa magnifying glass? Pero dito familiar kayo. Late lang, ano? Pero malaki pa rin ang nagagawa. Nakita niyo ba? Lumaki ba yung mata ko? So, ibig sabihin, totoong magnifying glass na? You know, when we talk about magnify, it means to enlarge, to make something bigger than it actually is. Di ba pag maliit yung binabasa mo, pag nilagyan mo ng magnifying glass, lumalaki. Tama? At alam niyo, pag may pinagdadaanan tayo sa buhay, our default is to magnify our worries, to magnify our problems, to make them bigger than they actually are. That's why we overthink. Bakit? Kasi maliit na bagay lumalaki, buhok sa kilikili dumarami. Yan ba yan? Hindi ko lang yung lyrics. Yung first part ang alam ko eh. Di ba lumalaki siya? But you know, interestingly, magnify also means this: to worship, to adore. To worship and to adore. Friends, today I believe Jesus is asking us to do just that. Not to be stifled or be brought down by worries, by the problems that we tend to magnify, but to make God's truth the loudest, God's love the greatest, and make God's promise the most prominent in our lives. Friends, overthinking and overcoming are simply a matter of magnification. And I'm gonna ask you this. What or who are you magnifying? Ano yung pinalalaki mo sa buhay mo? Ano yung pinalalaki mo sa mata mo pag may pinagdadaanan ka? Alam nyo, whenever the enemy attacks me with worries, I always try to magnify God. I always try to worship God in the midst of the situation and remind myself that I am held. I am protected. I am loved by God, who is good, by the God who is sovereign, and by the God who is loving. So I invite you today, friends, to redirect your devotion to God. Because it's okay not to know what the future holds as long as you know who holds your future. Yes? I invite you to stand. And with this favorite cartoons that I used to watch when I was a kid. Yung mga 80s children
mga titos, titas, alam niyo itong kikwento ko. I love watching cartoons. And every Monday, yung mga kaedad ko, meron tayong inaantay na palabas na cartoon. And one of them is the Mikanda Robot. Naalala niyo ito? Mikanda Robot. Every Monday. And then Tuesday, meron naman robot yan na inaabangan kami. Yung Daimos. Pagdating ng Wednesday, si Mazinger C. At may kapartner yan, si Aphrodite. Naalala niyo? And then Thursday, si UFO Grandizer. Ay, baka yan, hindi masyadong sikat yan si UFO Grandizer eh. Pero ito yung pinaka prime time during the week na talagang lahat halos pinapanood. Sino yan? Si Voltes 5! Ay ba, ganun yun. Dapat yun. Five! Dapat may ganun yun, ha? At sikat na sikat itong cartoon na ito. Bakit? Kasi, biro mo, 5 spaceship, they turn into one big giant robot. At napaka-powerful niya, kasi powerful yung mga weapons niya. Yung lahat ng weapons niya, ultra-magnetic waves, ultra-magnetic beam, ultra-magnetic quip, di ba? And yung ultra-magnetic top, lahat ultra. Tapos hindi lang yan, yung kamay niya, grabe. Yung kamay niya, nagiging missiles, di ba? Nagiging bazooka, Voltes bazooka, chain knuckle, di ba? Tatatanda ako pa kung paano sinasabi nung ano eh. And you know, after the failed attempts, kasi nilalabanan niya using these things, these powerful weapons, hindi pa rin natatalo yung kalaban. Pero meron siyang killer move. At ano yun? Laser sword! Ha? At pag sumigaw na ng ganun si Voltes 5, yung mga bata, wow! Patay na to, patay na! Di ba? Patay na to! Alam mo, pag bata ka, every Friday, alam mo na yun ang ending. Di ba? Alam mo na yun ang ending. Kaya kahit na basta sumigaw na siya, ang saya-saya ng mga bata. Kasi patay na yung kalaban. Pero merong isang episode na nagulat ako kasi umpisa pa lang, nag-laser sword na agad siya. Nilabas niya ng laser sword. Kaya sabi, patay na agad yung kalaban. Naku, tapos na agad. Kakasimula pa lang. Pero hindi, nagtagal. Kasi yung pala, inaral nung kalaban yung paano ginagawa doon sa laser sword. At kung paano mapipigilan yung laser sword na yan. Kaya nung rumesbak yung kalaban, naku, nahirapan si Voltes 5, bugbog sarado, duguan. Para wala itong dugo yun kasi cartoon eh, no? Tsaka robot yun eh. Pero rumesbak, grabe. Parang halos matalo si Voltes 5. But at the end of the episode, ay, nanalo pa rin. Yung laser sword! Patay pa din yung kalaban. Ano yung after the episode? Sabi ko, nakapag-isip ko, sabi ko, why not do the killer move sa simula pa lang nung laban? Di sana walang damage yung robot, di ba? Walang damage si Voltes 5. Tapos, hindi pa nasayang yung mga ibang weapons niya. Di ba? Buti na lang, sumagot din yung sarili ko. Hirap naman, di ba? Sarili mo na, hindi ka pa kinakausap. Kakalungkot na buhay niyan. Alam mo, ito yung sabi niya sa akin, sa sarili ko. Sabi niya kasi pag nangyari yan, Voltes 5 pa rin yung title niya, pero hindi dahil sa limang robot na naging isa. Kundi, kaya Voltes 5 yan kasi 5 minutes pa lang, tapos na yung palabas. Kasi ikli nung palabas. So, tatamarin ka na. Na. But here's the real answer. Marami kang makukuha ng lesson sa cartoons eh. And here's the two lessons that I got. Kasi pagka every Saturday, pagkatapos ng palabas ng Voltes 5, kikita-kita kami ng mga kaibigan ko, nakikwentuhan kami. At yung mga... Hello. Siguro kalaban yung Voltes 5 yan. No? Yung mga bata,
pagdating ng Sabado, nagkikwentuhan. Kahit pare-pares nakapanood, pero nagkikwentuhan. Di ba? Ang galing, ang galing. Nung binasuka yung kalaban, no? Tapos, no? Yung nilaser, pinagkikwentuhan pa din. Pinagkikwentuhan. Friends, here's the first lesson that I got from that particular episode. There wouldn't be a story to tell kung sa simula pa lang, panalo na siya. Friends, what am I trying to say? You know, God, most of the time, allows situations we do not like and we do not control happening in our lives. Because at a certain point of our situation, when everything seems out of control and everything seems unbearable, God will show Himself with His rescuing hands, and He will lift you up from your situation so that you will have a story to tell. Para may kikwento ka na kapangyarihan ng Diyos. Para alam mo na hindi lang sa lakas mo o sa galing mo kung bakit ka nakaalis sa pinagdaraanan mo, kundi dahil sa pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. And here's the second lesson that I got from that episode. You know, like Volta's pipe, we can use our killer moves at the start of the fight scene. At the start that you are about to worry, you can use your killer move. And what is that killer move? Sa lahat ng simula ng laban natin sa buhay, we can use this killer move. To surrender. To surrender your devotion to God who is devoted to you. Believing that God, the God that we worship, is an all-power and sovereign God, that He has the power to move every situation in our lives to our favor, and that He doesn't just love you, but He cares for you. And so let us come before God. If this is a comfortable posture today, I want you to raise your hands in surrender. This is our killer move. To surrender our worries, our fears, and let us stop overthinking and start overcoming because God cares. Oh yes, Father, we thank you for your words. We thank you for reminding us that we have a killer move in the midst of all this that we are going through, and that is to surrender our devotion to you. Because when we look up to you, we see a bigger God than the problems that we are having right now. That's why today, Lord, we surrender our hearts, our minds, our devotion. We ask you to let your spirit speak to our spirit that the God that we worship here doesn't just love us, but the God that we worship here is the God who cares for us. And this we pray, this we claim, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Let's worship Him. Let's worship God. Let's magnify Him in this place. One voice, let us sing. I'll trust in the one who sustains every life, who cares for the one who sustains everything.
what you do. I'm falling on my knees as I'm looking up to thee. I can trust you. I'm laying down my plans. I'm lifting up my hands. For you're the God who breaks through. That's just what you do. I'm falling on my knees as I'm looking up to thee. I can trust you. There's nothing you can't do. Friends, whenever you are facing situations, problems, and you're about to worry, do the killer move. Surrender your devotion to the one who is devoted to you. Yes! Yes! Sige, can you offer a hug or embrace kung mahal mo yung katabi mo at kilala mo yan? And tell them, do not worry, God cares for you. Were you blessed today? Let's give God a big hand once again. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Let's be seated for a moment and let's prepare for our love offering. And as you are preparing for the love offering, I want you to watch this short video. Ako nga po pala si Kevin. Ito ay dating active servant ng Beck Ministry sa Feast Festival Alabang at dito rin po sa Feast Southwark. Magamat ako ay active na servant, hindi rin naman po ganun kadali ang aking journey with Lord at ilang beses na po ako nag-backslide at ilang beses na rin po ako hindi umating hanggang sa tuluyan na tumigil na pinila akong bumalik. 7 years later, meron akong masawa at isang anak na diagnose po ako na mayroong double depression at in-encourage ako ng wife ko na bumalik dito sa Baptist. So 3 months na aming pagbabalik, na-move ako sa isang talk ni Brother James at naramdaman ko ang presensya ni Lord. Palibat sa 1,000 pesos na I-give, 10% ng income namin ay mapupunta sa Baptist. The moment na nag-decide to meet, bigla naman dumating lahat ng mga unexpected na bills. Para ba yung chinachallenge kami ni Lord kung itutuloy ba namin ito the times? Dahil may emergency fund naman kami at may ibang credit card, yun mo na ginamit namin para nang babayaran namin yung mga bills na dumating. We made sure na ituloy namin yung 10% bookites. 2 months later, nakareceive ako ng isang napakagandang blessing na yung boss ko, binigyan niya ako ng increase kaya tinim na ko nangihingi. Naisip ko agad si Lord at hindi siya nagpapatalo pagdating sa bringing generous. Dear friends, while my journey may differ from yours, 10% of your income can significantly impact your monthly expenses, lalo na sa panahon ngayon. However, one certainty remains that Jesus Christ, our generous provider, will ensure that our needs are met. Let us trust in His abundance and remain steadfast in our faith. For with Jesus Christ, our provisions are boundless. Thank you and God bless us. Amen. Hello, magandang umaga po. Ako nga po pala si Kevin. Ayan. Kasi alam ko, sabang-sawa na kayo sa mga istorya ko. So we ask some of our leaders and some of our attendees to share about their giving journey. At ito yung mga patotoo that sometimes we worry when we are about to give. Yung bibigay mo na, pero nag-worry ka, paano Lord, baka next week kapusin ako. Again, do the killer move. Surrender your devotion. And you know that the God who is devoted to you, uunahan ka niya. And He will make sure that you will see the provisions that He has for you. Amen. Amen.
Okay, sabihin mo sa katabi mo, dagdagan mo yan. And I would like to welcome again our first timer. If this is your first time, can we see your hands? Ayan, para makita namin kayo. Nasaan yung first time natin? Kanina meron dun sa kanan eh. Nahiyan na magtaas ang kamay. Ayun, sa taas meron. Ayan. Pwede ba namin kayo may imbitahan tumayo so that we can see you? And allow us to pray for you as well. I always say this to our first timer that God brought you here for a reason, and I do not know that reason, but we just encourage you to join us every Sunday, and one day you will know what God is in store for you here. Pwede ba namin kayo pagdasal? Is that okay with you? Let's extend our hands to our first timer friends. Father, we thank you for this new friendship added into our gathering today. I know it is you who brought them here. And our prayer, Lord, that every time they will come here, may they encounter your love through the love of the people in this place. And I pray, Lord, that if they have worries right now, so always remind them that you care for them. At hindi mo sila papabayaan. And we pray, Lord, that you bring them again next week. So that as one family here in FISSM, we can listen and thunder onto your words. And this we pray in Jesus' name, amen and amen. At the end of our gathering, again, we invite you to please go to these seats in front because we have something for you. And hope to see you next Sunday. Some announcements. As we always remind everyone, every week, please like and subscribe to our social media channels on Facebook, YouTube, and Instagram. So search nyo lang po, Feast SM Salmo, to be posted for any announcements. Or if you want to go back to our live streaming, pwede po dun, may mga replays po tayo dun. Next, Awesome Kids Ministry for kids 4 to 12 years old. We have 2 sessions po, 9 a.m. and 11 a.m. sessions. So if you want your kids to experience what we have experienced here at the feast, we in their own version and in their own understanding, you may put endorse them there sa ating Awesome Kids Ministry. So for all the amazing women in the house, can you see a raise of hands? All the women, woo! So we are very excited to invite you to the Woman of Worth or WOW Retreat Year 10 happening on May 4 to 5, 2024 at the Montserrat Center, Silang, Cavite. It's going to be an incredible time of growth, connection, and women empowerment. You can register for the retreat by typing the bit.ly link on your screen, on the screen, yan, sa lower right, yan. So if you have any questions about the WOW Retreat, please do not hesitate to message the Facebook at Feast Alabang Jewels at fb.com/feastalabangjewels.com. We will be... okay, next. So for all the youth naman, can I see a raise of hands for all the youth in the house? Woo! Ayan. So we will be having our youth hangout on April 28 from 11 a.m. to 1 p.m. This will be taking place at SM South Mall Cinema Overflow Room. So paglabas po natin, makita niyo po dun yung Cinema 1 and then may glass door po doon. Yun po ang ating overflow area. So please invite your friends and join us as we dive into a meaningful conversation and help end activity. So see you there! Ayan. Pa po. Thank you, Marian. I can invite you to stand and allow me to pray for your giving. I forgot, for those who are not yet member of our iGive, again, you can visit our table outside, the iGive table there. And last week, ilan nga tayo last week? 86? O 84? 87. We have 87 new iGiver since the time we launched this campaign noong February. Our target is 300 new iGivers hanggang June.
So, again, if you're not part of it, and if you know someone, yung kahit hindi nag-a-attend ng feast, pero sa tingin mo parang, ito, ano to yun? Matulungin sa simbahan. Then maybe you can invite that friend to be part of the IKIP. Kahit hindi siya nag-a-attend dito sa atin. And one day, maniwala ka, mag-a-attend din yan. Because we will invite them to a sort of parang Thanksgiving lunch or dinner one time this year, and we will meet them. Okay? So, invite them kahit hindi sila attendee. Pero mahirap mag-invite kung ikaw mismo hindi ka pa-member. So, again, I encourage you to be part of that IGIVE club. So that by July, hindi na tayo namuproblemang pambayad dito sa ating expenses. Okay? So let's leave our tithes and offering and allow me to pray for your giving. Father, we thank you for your words. We thank you for teaching us, Lord, to shift our overthinking to overcoming by doing our killer moves. And today, Lord, one of them is by entrusting this part of our life, and that is our finances. And this is the hardest, Lord, part to give to you. It's easier, Lord, to give our time, our talents, but giving our treasure, sometimes it's hard. Because life is hard. But we know, Lord, that whatever we give, whatever we put, Lord, in this envelope, alam mo, na galing sa puso namin. So our prayer is that you bless this giving in my hand, multiply them and use them so that your work will continue here in our midst. And Father, I lift up to my friends as they give their tithes and offering right now. I pray, Lord, for double portion for them of your blessings, of your healing, of your provisions. Magpatutuo ka sa kanila na ikaw ang Diyos na hindi lang nagmamahal, kundi gustong gusto pa sila. You're the God who doesn't just love us, but the God who cares for us. And this we pray, this we claim, in Jesus' name, amen and amen. Now friends, with joy in our hearts, with smile on our face, let's give our tithes and offering to Jesus. And see you next Sunday. God bless you. Come on, let's worship. Sing with us.